Sitayo na po ang lahat. Ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saksi ko si Kristo na katotohanan ang sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi sa sasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Anupat mamatapising kong ako'y sumpain at mawalay kay Kristo alang-alang sa kanila. Sila'y mga Israelita at itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos, sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba
at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao. Diyos na kataas-taasan na pinapupurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoon butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod, siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa. Pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda, purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Lumapit kay Jesus ang isang taong namamanas. Kaya tinanong niya ang mga Pariseo at ang mga dalubhasa sa kautusan. Naaayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? Ngunit hindi sila umimik. Kaya hinawakan ni Jesus ang may sakit, pinagaling, saka pinayaon. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, "Kung kayo'y may anak o bakang mahulog sa balon, hindi ba ninyo iaahon kahit araw ng pamamahinga?" At hindi sila nakasagot sa tanong na ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna tayong lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin muna natin ang mga katabi nating napakarami ngayon. Good afternoon! Ngayon po ay hindi lang Biyernes, unang Biyernes ng buwan,
Kaya mga kapatid, sabay-sabay nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mas malakas na palakpak ng papuri at pasasalamat. Sa ganyan natin sinisimula ng isang bagong buwan. Buwan na ho ng Nobyembre, mamukat-mukat natin tapos na ang 2023. Last 2 na lang. 2 buwan na lang ang taon na ito. Tayo ay nasa buwan ng Nobyembre. Sabi nila, ang buwan ng Nobyembre ay buwan daw ng katatakutan, buwan ng kamatayan. Paano ba naman? Ginawa kasi nating nakakatakot yung dapat isang masayang okasyon. Ginawa mong tiyanak yung bata. Nilagyan mo ng sungay. Nilagyan mo ng buntot, ng pangil. Tapos sabay titignan mo yung bata, sabi mo, ay, ang cute-cute ng anak ko. Ngayon, sinong nanay niyan? Ikaw. Hindi ka pa nakontento sa tigas ng ulo mo, nagsuot ka pa ng sungay. Sabay tawa ng parang demonyo. Sinong hindi matatakot niyan? Huwag nating kalilimutan mga kapatid, bago ang araw ng mga patay, kailan ang araw ng mga patay? November 2. So may nauna. Bago ang araw ng mga patay o todos o araw ng mga patay, pinagdiwang muna natin ang araw ng mga banal. Todos los santos. Kaya ang totoo, ang buwan ng Nobyembre ay hindi pangit na buwan dahil araw ng mga patay. Ang Nobyembre ay sinisimulan natin kasama ang mga banal. Kaya ang Nobyembre ay buwan ng kabanalan, buwan ng kaligtasan. O konting katesismo, mag-review tayo. Sabi ng turo ng simbahan, si Kristo bilang isang katawan, merong 3 tinatawag na estado ng simbahan ni Kristo. Ang una ay ang tinatawag na church militant. Sino yung church militant? Tayo yon. Tayo yung mga bahagi ni Kristo na nabubuhay pa sa mundo. Tayo yung miyembro ng simbahan ni Kristong lumalaban at nakikibaka pa. Kaya huwag kang susuko. Hanggat nabubuhay ka, laban lang. Kaya nga, minsan nasabi ko na, pag may dumarating na pagkakataon, na parang feeling mo, ang tingin mo, napakapangit ng buhay kong ito. Hindi pangit ang buhay mo, pangit lang ang gising mo. Kaya pag mangyari, maraming nangyaring aberya, maraming pagkakamali, matulog ka mamayang gabi, bukas, laban ulit. Amen? Church militant, tayo yon. Church suffering, ito yung mga kapatid nating yumauna na silang pinagdadasal natin ngayon. Kaya meron tayong mga pamisa sa patay. Sila yung mga kapatid natin kailangan panglinisin. Ito yung mga nasa purgatorio. Yan ang tulong ng panalangin at mabuting ginagawa mo. Yan ang magsasalba sa kanila sapagkat pag natapos na ang buhay natin sa mundo, wala na tayong magagawa. Sino ang may magagawa pa? Yung mga maiiwan natin dito. Kung maalala ka nila. Kaya mahalaga yung panalangin natin para sa mga yumao nang sila ay makatawid kagad at makapasok. Yung panghuli, church triumphant. Ang mga nagwagi, ang mga nanatiling tapat sa Diyos, ang mga nakipaglaban ng tama at patas, ang kapalit, langit na hinahanda rin para sa atin. Kaya ano ang mensahe ng mga yumauna? Ano ang mensahe ng mga nasa langit na? Makinig kayo. Ngayong Nobyembre, ito ang mensahe. Buhay ka pa. Umayos ka lang
may pag-asa ka pa. Amen? Lahat ng may pag-asa pa, pumalakpak ng malakas. Sabihin sa katabi, buhay ka pa. Ha? Kaya huwag kang lalamya-lamya. Huwag kang nagpapatalo. Huwag kang duduwag-duwag. Huwag kang nagpapatalo. Huwag engot-engot. Buhay ka pa. Ayusin mo lang, may pag-asa ka pa. Pero mga kapatid, ang buwan ng Nobyembre ay panahon din para gawin natin ang tungkulin at misyon natin bilang mga Kristiyano. Ano yun? Palakasin natin ang loob ng bawat isa tungo sa pagbabago, tungo sa paniniwala kay Kristo. Katulad ni San Pablo sa ating unang pagbasa ngayon, siya ay sumaksi. Hindi siya natakot. Hindi siya nahiya. Kagaya ni San Pablo, huwag kang maduwag sumaksi sa katotohanan at kabutihan ni Kristo. Paano? Sa pamamagitan ng pagsasabi mo ng totoo. Sa pamamagitan ng pagsasabi mo at paggawa ng tama at mabuti. Hanggat nabubuhay ka, hindi mo maitatago ang kabutihan ng pagkatao mo. Wala mang magawa ang ibang tao, kundi palabasin ang kahinaan, ang kasamaan mo, huwag kang mag-alala. Para sa Diyos, hanggat nabubuhay ka, hinding-hindi mo maitatago ang kabutihan mo. Huwag kang matakot. Kung iniisip mong mahirap, Father, parang ang hirap eh. Kung iniisip mong mahirap, ito ang sagot, tama ka. Minsan nga, hindi lang mahirap. Napakasakit, napakalupit, at napakapangit ng kapalit ng pagiging mabait. May halong pagdududa, may halong paninira, at may halong pamamahiya pa nila. Pero, sa tulong ng mga banal, sa tulong ng mga nasa langit na makinig ka, wala kang dapat pagsisihan, wala kang dapat panghinayangan sa lahat ng ginagawa mong kabutihan, sa pagsasabi mo ng katotohanan. Just focus. Tuloy lang sa pagpanig sa totoo at tama. Para sa mga banal, pag ganyan ang ugali mo, may future ka sa langit. At kung iniisip mong maraming matang nakatingin, alam mo, Father, kaya parang ang hirap magsabi ng totoo eh. Parang ang hirap gumawa ng maganda eh. Kapag iniisip mong parang ang daming matang nakatingin sa'yo, ang daming matang nagbabantay sa lahat ng ginagawa mo. Huwag kang ma-conscious. Ano ka ba? Huwag kang mahiya. Lalo na kung regular viewers mo na sila na binabantay ang kanilang mapahiya at masira. Balikan mo yung Ebanghelyo ni San Lucas. Tandaan mo, kung paanong panlabas lang ang kayang makita ng mga Pariseo kay Jesus, lagi mong tatandaan, mas nalalaman at hahatulan ng Diyos ang laman ng isipan at kalooban ng tao. Panlabas mo lang ang kaya nilang hatulan at siraan. Pero, kalooban natin ang hahatulan ng Diyos. Kaya nga, wala tayong maitatago. Wala tayong maililihim sa mata ng Diyos.
Walang kasamaan tayong maitatago sa likod ng ating katalinuhan, posisyon, at kayamanan. At walang kabutihan tayong matatabunan lang ng ating kasimplihan, kapakumbabaan at kahirapan. Mga kapatid, alam ng Diyos kung paano niya itatama ang tinatago mong kalokohan. At alam na alam din ng Diyos kung paano niya ipapakita ang angkin mong kabutihan. Kahapon, meron akong nabasang isang post sa aking Facebook. Sabi doon sa nabasa ko, hindi na ako ulit pinapansin ni Kagawad. Ulitin ko, hindi na ako ulit pinapansin ni Kagawad. Nalungkot ako. Sabi ko na nga ba may nabiktima na naman. Pero kahapon, meron ding dalawang bisita akong lumapit sa akin. Yung isa, isang babae, isang lalaki. Yung babae lumapit, binigyan ako ng biskwit at nagpasalamat. Taga Cavite pa siya. Yung isa grupo sila, nagsimba dito at nagpasalamat. Parehong nakakaalala, parehong nakakakilala pa. Ipagdasal natin silang lahat. Sana pare-pareho din sila dahil wala tayong maililihim sa mata ng Diyos. Sa pagpapatuloy ng misa natin, mga kapatid, habang pinagdadasal natin ang katahimikan, ang kaligtasan ng kaluluwa ng mga yumauna, habang ipinagdiriwang natin ang tagumpay ng mga banal na nasa langit na, mga kapatid, tulungan natin ang bawat isa na hindi lang maginhawa, hindi lang madaling buhay ang paghirapan natin, kundi ang mabuti at payapang ending ng buhay natin. Araw-araw, bago mo pagplanuhan, bago mo katakutan ang iyong kamatayan, siguraduhin, sikapin mo munang mabuhay ngayon sa katotohanan, sa kabutihan. Muli, ngayong Nobyembre, tandaan mo, buhay ka pa, umayos ka lang, may pag-asa ka pa. Amen. Tumayo po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang ating pong itutugon, mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus,
ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, Ina ng Hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan. Sama-sama pa rin nating ipakiusap sa Diyos ang agarang pagwawakas ng mga kaguluhan at digmaan sa buong mundo, lalong-lalo na sa gitnang silangan. Ipagdasal natin ang mga leaders ng ating simbahan, ng ating gobyerno, upang patuloy nilang paghirapang ibalik ang kapayapaan ni Kristo sa ating pamayanan. Ipagdasal pa rin natin ang mga may sakit, bilanggo, ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga walang sapat na makain at tirahan araw-araw, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig, maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Parapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Aming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo,
at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ngayon ang kaligtasan ng kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay, ang mga kaluluwa sa purgatorio at ang mga kaluluwang wala nang nakakaalala. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagpatawad na Ama sa Langit, buong tiwala nating awitin ang panalangin turo ni Kristo. Inihiling po namin kami, O Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami
at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumairin. Simulan natin ang bagong buwan na ito nang may ginagawang mabuti at tama sa kapwa. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Hesus Nazareno. Siya ang tunay na nakakakita sa iyo. Ang tunay na nakakakilala sa iyo. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malisara pa ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus.
Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster and Relief Fund na ipantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan ay muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, delata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba, at bottled water para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad at sakuna. Maraming salamat po sa inyong suporta. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Mabibili lamang ito sa ating parish office sa halagang 80 pesos. Ang oras ng ating finance office ay mula 8 a.m. to 5 p.m., Lunes hanggang Webes at Sabado, Biyernes 5 a.m. to 8 a.m. Sa finance office at BPI entrance. May karagdagang discount sa mga bulk orders. Maraming salamat po.
Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap po sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ngayon po ay ipagdasal natin ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo po sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Muli po akong nagpapasalamat sa inyo, hindi lang sa pagsisimba. Ang simbahan ng Quiapo ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagbibigay ng tulong donasyon para sa mga proyekto, gawain at programa ng ating simbahan. Para po sa mga pinansyal na tulong, sa ngalan ng mga estudyante, ng mga may sakit, ng mga nakabilanggo, ng mga nasa ospital, at iba pang humihingi ng pinansyal na tulong, sila po ay nagpapasalamat sa inyo. At po doon sa mga material na tulong sa iba't ibang mga pamayanan, simbahan, sa ading feeding program tuwing Webes, sila po ay nagpapasalamat sa inyo. Kahit hindi kayo nakakasama, bahagi kayo ng kabutihan na ito. At muli, ang Diyos na ang bahalang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Tandaan mo, buhay ka pa, umayos ka lang, may pag-asa ka pa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak,
at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Maybe.